hangin, no? Flat na! Paano flat na pa? Ang gawa na yung tuloy, halika na! Let's go, let's go! Hala na! No, no, no! Hello Team Lilsat! So today, isi-share ko na po sa inyo finally yung aking ube pandesal recipe, and tinawag ko po siya sa title na My Best Ube Pandesal kasi po sa lahat po nung na-create ko or na-invento ko, ito po yung pinaka-final product na for me na satisfied ako, yung pinaka-best sa lahat ng nagawa ko. So first, gagawin po muna natin yung ating custard. Ito po yung custard, ube custard recipe natin. So, kailangan natin ng 2 cups ng ating fresh milk, 100 grams po ng ating ube powder, and yung next ingredient po is optional kasi meron akong available dito sa bahay. So, ginamit ko na rin siya as well. Pero kung wala po kayo nito, huwag nyo na lang pong lagyan. 50 grams po ng ube milkshake powder. Tapos, 2 teaspoons po ng ating ube flavoring and 1 cup or that would be 380 grams ng ating condensed milk. So, yun yung po yung kailangan yung lahat for the ube custard or ube halaya. So, now for our ube pandesal dough, ito po yung mga dry ingredients na kailangan ninyo. 275 grams ng ating all-purpose flour, 275 grams po ng ating bread flour, 2 teaspoons po ng ating instant yeast, 50 grams po ng ating ube powder, and nilagyan ko rin po siya ng 50 grams ng skim milk. 150 grams po ng ating granulated sugar, 1 teaspoon po ng salt. And for the wet ingredient, kailangan po ng 220 ml ng fresh milk, 2 large eggs or 2 medium size eggs, tapos i-beat niyo na po siya. Then 3 teaspoons po ng ating ube flavoring, tapos 100 grams po ng melted butter or ng softened butter. Pero kung wala po kayong butter na available at the moment, pwede nyo na rin pong gamitin yung inyong shortening. Kasi nung ginagawa ko po yung aking ube pandesal recipe video, nakita ko sa rep na naubusan po ako ng aking butter. So yung ginamit ko na lang po is 80 grams po ng aking vegetable shortening. Pero kung meron po kayong available na butter, much better po yung magiging result ng lasa ng inyong ube pandesal. Pero kung wala, okay pa din naman po yung lasa kung gagamit po kayo ng vegetable shortening. Tapos for the palaman, gagamit po ako ng cheese. Kahit anong cheese po pwede nyong gamitin. Pwede cheddar cheese, natural cheese, camembert cheese. Nasa inyo na po yung option. And isasama ko po sa kanya yung gagawin natin ube custard. Pero pwede rin po kayong maglagay ng yema icing kung gusto nyo yung yema icing or yema custard yung gamitin ninyo. Ilalagay ko na lang po yung link sa ibabaw or sa description box natin kasi gumawa na rin po ako ng video noon kung paano ko ginagawa yung aking yema icing. Tapos pwede rin po kung gusto nyo ninyo na ube halaya lang yung palaman, yung gagawin po nating ube halaya or ube custard sa video natin today, yun lang po yung gawin ninyong palaman. Pero much prefer ko na sinasamahan siya ng cheese. So, ube halaya with cheese yung ating palaman today sa ating ube pandesal. Tapos, lastly, for our ingredients, for dusting po, nasa sa inyo, optional na rin po yun. Kung ayaw nyo ng dusting sa inyong ube pandesal, huwag nyo na lang pong lagyan. Pero kung gusto ninyo, ang recommended ko po na ilagay nyo is roasted bread crumbs. So, yun po yung lahat ng ating mga ingredients. Ngayon naman, gawin natin yung procedure sa paggawa ng aking best ube pandesal. So now we will start. Gagawin po muna natin yung ating ube custard. Ayan. So sa isang casserole na maliit na ganito, huwag nyo po munang i-on yung inyong apoy. Ilalagay natin yung ating fresh milk. Then isusunod po natin yung ating ube powder. So, imimix lang po natin ito until matunaw po or mag-dissolve yung ating ube powder sa ating fresh milk. So, after that, ngayon naman po ihahalo ko yung aking ube milkshake powder. And imimix ko lang din ito until mag-dissolve or mag-incorporate siya sa ating mixture. Next one, ihahalo na po natin yung ating condensed milk. Then, isusunod po natin sa condensed milk yung ating ube flavoring. Then, imimix natin ito sila together with our mixture until mag-incorporate. Huwag
Okay, after that, ngayon, i-on na po natin yung ating fire. Ilalagay lang po natin low to medium heat. Ayan. So, wag po sa high fire kasi baka masunog ito ating custard. Tapos, i-continuous mixing po natin ito until mag-thicken po yung consistency nitong ating mixture. So, just continue mixing lang until mag-thicken talaga totally yung kanyang consistency na para na siyang ubi halaya. So, konting pasensya lang po sa pag-mimix kasi kailangan talaga siyang i-mix continuously para hindi po masunog yung ating ubi custard. And huwag kayong mag-alala, napakasarap naman po nitong palaman. So, worth it po yung pag-inyong pag-mimix sa kanya ng matagal. Kasi napakasarap po nitong palaman sa ating ubi pandesal. So, after a few minutes, kung napansin ninyo na ganito na po ka-thick yung consistency ng inyong ubi custard, pwede nyo nang patayin yung apoy. So, kung napapansin po ninyo sa ating ubi custard, meron po talaga siyang mga buo-buo. Hindi po siya talaga maiwasan. Ito yung mga powder kanina from our ube powder na hindi po talaga nag-dissolve. So, okay lang po yan. Wala po yung problema. Tapos ngayon, isi-set aside po natin ito para mag-cool down. After po nito mag-cool down, ilalagay natin ito siya sa ref para mas mag-thicken pa po yung kanyang consistency and madalian tayong ipalaman siya mamaya sa ating dough. So, ayan. So, itatabi ko muna ito para mag-cool down. Tapos, ilalagay ko sa ref. Then, ngayon, mag-move on na lang po muna tayo sa paggawa ng ating ube pandesal dough. So, we will start with our ube pandesal dough. Gagamit po ako today ng aking home bakery. Kung wala po kayong home bakery, pwede nyo pong i-mix by hand lahat ng ating ingredients. Make sure lang po na mag-incorporate sila lahat and mag-develop po yung inyong gluten. Okay? So, first, kung meron po kayong home bakery na ganito, yung pinaka-first na ilalagay natin sa kanya is yung ating fresh milk, yung ating beaten eggs, yung ube flavoring. After that, next is the bread flour. After that, yung ating all-purpose flour. Next, yung skim milk. Yung ating ube powder. Sugar. Yung ating salt. And lastly, yung ating instant dry yeast. Tapos kung meron po kayong same home bakery sa akin, nasa number 8 po yung setting, isi-set ko siya for 5 minutes. So after ng 5 minutes, scrape ko lang yung mga sides. Kasi ayan, oh, meron pa tayong mga powder sa sides. Tapos after nyan, ihahalo ko na po ngayon yung aking shortening. Then, now, ilalagay ko po yung timer ng aking setting sa 25 minutes. Kung meron po kayong Shiroka Home Bakery, number 8 po yung setting. And, isi-set natin yung timer for 25 minutes. So, we are done mixing. Then, oh wow. So, perfect na to for me. Hindi ko na kailangan siyang i-dough test. Kasi as you can see, ang pino niya. Yan ang pretty ng dough. So, pwede na yan. Hahayaan ko lang siya dito sa aking dough maker or home bakery. Ilalagay ko po yung setting sa number 9. Ayan, kung meron kayong Shiroka na home bakery, number 9. And start ko na ito siya. 50 minutes. So, hayaan ko lang yan for 50 minutes until maging balloon or lumobo or mag-double in size itong ating dough. So, see you later after 50 minutes. So, while waiting para umalsa yung aking dough,
Ayan, ito pong aking ubi halaya or ubi custard. I-transfer ko na po sa isang Tupperware. Tapos ngayon, nilagyan ko siya ng sarang wrap sa ibabaw para hindi lang po mag-dry out or manigas yung ibabaw niya. Tapos ngayon, ilalagay ko na ito sa rep para mas mag-thicken pa talaga yung consistency niya and mas madali siyang i-scrape mamaya para ipalaman together with the cheese sa ating ube pandesal. So, naubusan na po pala ako ng pino na breadcrumbs kasi yung mga breadcrumbs po na mabibili dito sa Japan is ganito o, yung malalaki yung butil niya. So, pipinuhin ko lang siya gamit-gamit again yung food processor. And gusto ko pong itry nyo ito, yung nabibili kong breadcrumbs na roasted breadcrumbs sa Gyomu, roasto panko. Ayan, sa Gyomu ko lang po ito nabibili. And napakabango po nito sa pandesal. Amoy na amoy po talaga yung pandesal natin sa Pilipinas. So, ito yung ginagamit ko. Tapos, di ba, nakikita niyo na medyo malalaki yung grains niya. So, ngayon, i-food processor ko siya para maging pino siya. So, after a few seconds, tadaan! Meron na tayong super fine na breadcrumbs. And again, kung wala kayong makita ang fine breadcrumbs, walang problema. Pwede nyo siyang i-food processor. And, kita nyo naman, di ba, super fine na siya. So, na-ready ko na rin po pala yung aking countertop kung saan ko ilalagay yung aking dough pagkatapos ko siyang paalasahin sa ating bread maker. Tapos, kung napapansin ninyo again, meron siyang parang kintab. Meron pong shortening yan yung aking countertop para mamaya hindi na ako maglagay ng extra flour para i-slice po yung aking dough. So, ano na lang talaga shortening. Kasi, ang napansin ko talaga kapag nag-add ka ng extra flour sa iyong dough, nagda-dry po siya. But anyways, yung ito, meron din, andito na yung ating breadcrumbs. Tapos yung aking extra Tupperware na may takip. Kasi after ko ma-slice yung mga dough, ilalagay ko sila dito sa loob. Kasi para hindi po sila mag-dry or dry out. Tapos ito na yung ating palaman na cheese. Tapos mamaya ilalabas ko yung ating ube halaya or ube custard. Ito yung gagamitin ko. Yung parang ice cream scoop for the ube halaya or ube custard. Tapos ayan yung pang slice ng dough. Ayan, tapos yung aking timbangan kasi magtitimbang po tayo mamaya ng pieces ng dough. So, ito na yung setup mamaya. Yung aking countertop na ready ko na para pagkatapos natin magpaalsa, ready na rin ito. So, we are back and nag-double na yung size na ating dough. Ito, transfer ko na siya dito sa ating... Ayan. So, nag-double na po yung size ng aking dough and na-transfer ko na siya dito sa aking countertop. Ngayon, ipa-punch down ko lang po siya. Then, magtitimbang tayo. Punch down lang natin para maalis yung extra air sa dough. Okay, ngayon, ititimbang ko siya. Nag-weigh siya ng 1,245 grams. So, i-divide ko to ng mga 30 pieces. Tapos, sa isang piece siguro around 41 to 42 grams. Ika-cut ko na siya. Tapos, yung mga pieces ilalagay ko dito sa aking Tupperware na may takip para hindi lang mag-dry yung aking dough. So, hiwain ko na to sa gitna. So now, magtitimbang na tayo. Dapat 42 to 41 grams each. Tapos after ninyo matimbang, bibilugin nyo lang po siya. Ayan. Bibilugin nyo lang siya, okay? Like that. So, eto na po yung ating mga binilog-bilog na dough. Ngayon, lalagyan na po natin sila ng palaman. So, eto na yung aking ubi custard or ubi halaya. And, eto na po yung aking cheese. So, kailangan din natin ng takip itong ating dough para hindi po mag-dry out sila. So, eto na rin yung ating breadcrumbs. And kung ayaw nyo lagyan ng breadcrumbs yung pandesal nyo, okay lang po yan. Huwag nyo na lang pong i-roll dito sa breadcrumbs. I-direction nyo niya sa inyong pan.
Na-ready ko na pala yung mga pans ko. Ito yung gagamitin ko and nilagyan ko po sila ng mga parchment papers para hindi lang dumikit mismo dito sa aking baking tray yung aking mga pandesal. So we will start. Ayan, so pati ng isa. Tapos ipa-flat lang natin to. Then using this ice cream scoop, mga kalahati lang po nito. Ayan, yung ipapalaman ko dito sa pandesal. Tapos, ibabaw niya, ilalagay ko na yung cheese. So, ayan, ganyan lang po. Tapos ngayon, ibalot na natin sila. Ayusin niyo lang po yung pagkakalak. Kasi yung na-experience ko nung mga nakaraan, hindi ko naayos yung pagkakalak ng aking pandesal. So, lumabas yung cheese, nag-melt yung cheese doon sa mga butas ng pandesal. So, ayusin niyo lang yung pagkakalak. Ayan. After yung malak ng maayos, now, ilagay na po natin siya sa ating bread crumbs. Ayan. I-roll over niyo lang siya sa bread crumbs. And after, ito na po siya. Ayan. So, gagawin ko lang sila lahat. Ganun pa rin yung process. Ulitin natin yung process para sa inyo, okay? So, kuha tayo ng isa. Then, again, i-flat niyo siya like that. Then, maglagay kayo ng konting ubi custard or ubi halaya sa gitna. And, patungan natin siya ng cheese. Then, ilalak na po ninyo. Yan. Okay. Then, breadcrumbs rolled over. So, nalagyan ko na po ng palaman yung lahat ng ating dough. And, papaalasahin ko po ito sa loob ng aking oven for about 1.5 to 2 hours or until mag-double lang po yung size niya bago natin i-bake. Fermentation setting. 40 degrees for about 1.5 to 2 hours. So, i-check na muna natin ngayon yung mga pandesal kung nag-double in size na siya. May remaining 46 minutes pa siya to go. Pero, nag-double in size na kasi siya. So, ngayon, pwede na itong i-bake. So, tatanggalin ko lang siya sa loob. Then, pipreheat ko lang yung oven para i-bake na natin yung ating mga ube pandesal. So, ipipreheat na po natin ngayon yung ating oven. Itong number 2, dahil dalawang layer yung kailangan ko. Tapos, around 180 degrees. Ayan, and start na natin. So, kapag na-reach niya na yung apat na dot, tutunog ito, ibig sabihin, preheated na yung aking oven. Okay, we will bake that for 13 to 15 minutes lang po. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ube pandesal is done! Tapos na po yung ating ube pandesal. So, kuha tayo ng isa and buksan natin sa inyo. Medyo mainit pa po siya. So, wow! Ooh. Ayan yung kanyang loob. Napakalambot po ng tinapay and masarap itong palaman. Ayan yung loob ng ating ube pandesal. And that's it for today's recipe video. Sana po i-try niyo yung ating ube pandesal. Kung meron pa po kayong mga questions and meron pa akong mga pagkain na ginagawa dito sa vlogging channel namin na gusto niyong gawan ko ng recipe video, i-message na lang po ako sa Facebook or ilagay niyo lang po dyan sa ating comment section down below. Bago lang po kayo sa channel namin, kung nagustuhan niyo po yung aming channel, yung aming mga vlogs, especially po kami, please do like, comment, and subscribe. May click na lang din po ng tiny bell katabi ng subscribe button para meron po kayong notification anytime mag
mag-upload po kami ng bagong vlog dito sa YouTube. And always remember, enjoy baking po and homemade is love. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Enjoy your ube pandesal!